Mainit ang naging pagsalubong ng mga mamamayan ng Barangay Bagong Silang 2, Bagong Silang 3 at Exiban sa Team Gawa Multi-Service Caravan. Hatid ng Team Gawa ang iba't ibang serbisyong pampamilya mula bata hanggang matanda katulad ng pagkain, pampaganda, libreng pananim, dental health assistance, tsinelas at marami pang iba. Bukod pa rito ay ang mga proyekto para sa bawat barangay. Maayos po, maganda po ang serbisyo. Maganda po ang serbisyo niya. Thank you po sa binigay ni May Gov. Kami po, ginagawa namin ang lahat para makatulong tayo sa bayan ng Labo at Subong na lawigan ng Camarines Norte. So okay po tayo kay Alvin Taliano at sa kanyang mga kasamaan. Salamat po sa tulong na bibigyan niyo kay Alvin Taliano at sa kanyang mga kasamaan. Ako naman po, ang kapitulo naman ay ano bang ginagawa natin? Hospital po sa Santa Elena, meron may project kami congresswoman, 150 million, Labo District Hospital, 100 million, Provincial Hospital, 200 million. So pinapaganda po natin ang mga ang serbisyo sa mga hospital na pag-aari po ng provincial government. Kasi po yan ay para sa mga mahihirap po natin mga kababayan yan. Todo naman ang naging pasasalamat ng mga punong barangays dahil sa mga proyektong nagawa at gagawin pa ng Team Gawa sa pangunguna ni Governor Edgardo Egay Taliado at Congresswoman Josie Banning Taliado at ni Provincial Administrator Alvin Taliado. Thank you po sa lahat ng aming tanggap sa ganitong pagkakataon po. Unang-una, yung serbisyo ng ating provincial caravan ay malaking bagay po. Yung ating mga gamot, yung sabi ka nga, yung ating mga food pack po ay pinagpapasalamat po natin yan sa kadahilan. Alam naman po natin na nanggaling tayo sa pandemic. So ibig sabihin po ay medyo ang ating mga kabarangay ay sabi ka nga kulang sa ayuda. Subalit sa ganitong pagkakataon po, ipinagpapasalamat natin yan sa mahal na Gobernador, Congresswoman at kay Administrator Alvin Taliado. At totoo po, nakikita ko sa darating na panahon kapag ito po ay nagsama-sama. Walang imposible, walang hindi tayo po matutulungan. Sapagkat kayo pa naman po, hindi pa naman po ang batang-bata na Kristiso ng ating dalawigan. Kapag po, sa pamagitan ng ngayon naman, nagpadala po dito ng tulong. At nakikita po natin, yan po ay nasira dahil sa kalamidad. At kapag po, nadala dito. Ganun din ang tulong na ibigay sa mga kabataan sa aming skate chairman. Ako po'y nagpapasalamat at isa sa napili ang Barangay Exiban na mabigyan ng mga proyekto ni Gov. Egay at ni Kong Josie na kung saan po ay malaking tulong po yan sa aking kabarangay dahil lahat po yan ay yung po mga project niya ay papuntang Purok 7, Purok 6, Purok 5 hanggang 6 at saka po yung sa kabila, yung papunta galing Exiban, papuntang San Pedro, kusi panganiban. Sabi ko noon sa aking sarili, hindi man ako magaling magsalita at wala akong ipinangako na kung ano-ano. Ang alam ko lang po noon talaga naging tablado ako dahil napakamura na ng presyo ng nyog at ng kopra. Sabi ko, bilang anak ng isang maglalago sa Barangay Exiban, sabi ko, pagsusumikapang ko na mapaangat yung presyo ng ating produktong kopra at nyog. Kaya naman po, yan ang unang-unang ginawa po natin. Sa susunod na linggo, Pebrero 24, araw ng Miyerkules, ay muling bibisita ang Team Gawa Multi-Service Caravan sa Bayan ng Labo sa Barangay Lugi, Tulay na Lupa at Binit. Cindy Corioso, BHTV News.